Kakain na tayo, mahal. Wow! Parang masarap ang luto mo pala. Patang bango pa. Pak na pak ang paksiyon, mahal ko. Tinola yan, mahal. Oo nga, tinola. Tikman mo muna. Wow! Masarap talaga magluto mo, mahal. Maswerte ko talaga. Maganda na. Masarap ang magluto. Binibiro mo lang yata ako eh. Ba't naman kita bibiruin? Ang sarap talaga, mahal. Di ba, anak? O, di ba nga, pati si Ruth? Kasasarapan sa luto mo. O siya, ipaghahanda ko muna yung mga gamit ko sa trabaho. Sige, sige. Tay, bakit laging mong sinasabi ang sarap ang luto ni Mami? Alam mo, masarap naman talagang magluto si Mami. Kasi para sa atin yun, hindi lang asin ang inilagay niya sa kanyang pagluluto, kundi may pagmamahal. Kaya masarap ang luto ni Mami, okay? Okay. Mag-work na si Daddy, ha? Mahal, alis na ako! Ingat ka, mahal! Ako nga pala si George. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang tungkol sa apat na magbabarkada. Ito naman si Andrew, ang troubled child ng tropa. Ewan ko ba, paano na barkada sa amin yan? Pero mabait naman siya. Malungkutin nga lang talaga. Nanay niya ang queen of tong eats ng sityo. Tatay naman niya, laging bote ng alak ang kausap. Thank you.
Yan sa pagsusugal mo yan! Sila talo mo yung sasugal mo sa tungis mo! Yung pinapambayad na lang ang hindi! Kakainan mo yan! Puro sugal na sugal! Kakainan mo yan! Sa buhay natin yan! Ginagawa mo dyan? Saan ka nang galing? Bakit? Namiss mo ba ako? Lumayo-layo ka nga at baka masapak kita eh. May plano ka bang magpapakamatay? Tingnan mo nga ang lalim. Eh bakit? Pakialam mo. Mahinang nila lang. Kunting problema? Magpapakamatay agad ang naisip? Huwag ka nga makialam dito. Tsaka wala ka namang alam eh. Pagdating sa problema. Sa tingin mo ba wala akong problema? Lahat naman tayo may problema, di ba? Kung ang solusyon ng problema ay magpapakamatay, dapat patay na tayong lahat. Kasi lahat naman tayo may problema, di ba? Si Leia, ang kikay ng barkada, mahilig sa arts at anak ng kilalang businesswoman dito sa Zamboanga. Lahat ng swerte yata sa pera ay nasa loan niya. Kaya lang, bata pa lang kami, pressured na siya sa pag-aaral. Hey, Ma! Hi, baby! Kamusta ba yung work mo? Not baby. But, Ma, may palagi po. Mr. Uy, can I call you back? Meron na po ako asikasuhin with my daughter. Okay, thank you po. Thank you po. Now what? Di ba po, Ma, magka-college na po ako sa susunod na pasukan. Mm-hmm. Ma, may napili na po akong kurso. Gusto ko po sanang mag-arts. Ha? Hindi ba nag-usap na tayo dyan? Akala ko ba nagkasundo na tayo na mag-medicine ka? But Ma, hindi po kasi ako magiging masaya doon. Leia, we are not talking about habits here. We're talking about your future. Isipin mo, may isa na lang ako. And I want to be assured na pawala na ako, you will have the best in life. And besides, wag na wag mo akong ipahiya sa aking mga amigas. Look at their children. They are all doctors, lawyers, and look at your ate. She is a medical technologist. And you? What? But Ma, please. Don't start with me, Leia. We're done here. Yes, Mr. Uy. Sorry for that. Yes.
Pagmulat ng aking mga mata sa mundong puno ng pangamba. Ngunit sa ilaw ng iyong salita, ako'y napuno ng pag-asa sa harap ng pag-uusig. Oops, akala nyo ako yun, no? Hindi. Yan si Michael, ang big bro ng barkada. Sobrang matured, achiever, at masasabing perfect son. Siya ang pundasyon ng barkada. Kapag kasi may problema ang isang tropa, siya ang takbuhan at tagapayo. Swerte mga magulang niya sa kanya. Pero lalo siyang swerte sa sobrang bait ng magulang niya. Naalala ko tuloy si Tito at Tita nung nag-camping kami sa Boy Scout ni Michael. Dumadalaw sila sa camping site para lang ibigay ang pagkain niya. Siyempre, hindi sila nakalimot sa mga kaibigan din ni Michael. Ay, sana all. Amen. Amen. Upang lalo pang masinop na maalagaan ang bawat sambahayang Iglesia ni Kristo. Michael, anak, kumusta nga pala yung pag-aaral mo? Yung pag-aaral ko po, okay lang naman po, nakakapasa rin po. May nabanggit ka sa akin ng mga kaibigan mo. Kumusta sila? Ay, makukulit ko mga kaibigan. Ay, okay lang po yun sila, malalakas po yun. Mayroon tayong gawain dito sa bahay, pagmimisyon. Baka pwede mo silang imbitahan. Sige po, iimbitahan ko po sila. Ah, mas mabuti. Sige, mananalangin tayo. At eto naman ako. Wala pa, may pinagpraktisan lang ako. Tapatin mo nga ako! Lalaki ka ba o hindi? Siyempre, lalaki. Ha? Lalaki. Ba't ganyan ang suot mo? Kasi po, ang init eh. Masyado kang malambot ha? Patitigasin kita ngayon! Kuya, taksan mo loob mo, kuya. Huwag kang mag-aalala, sis. Kaya ko to. I will survive. I will survive! Sino bang mag-aakala na dati isa ako sa mga estudyante sa paaralang ito? Nakasama ang mga barkada na nakaupo sa tambayang iyon. Nagtatawanan kami, gumagawa ng assignment, masayang nagkwekwentuhan. Saan nga ba napunta ang nawalang panahon? Pangkaraniwan sa pangkaraniwan ang barkada namin. Oo nga pala. Wala akong mamaya sa gala natin. Ha? Bakit? Ano meron? May Bible study nga pala sa amin. Baka this time, makasama na kayo. Hank! As! Nagagawin ako sa bahay. Next time na lang sa gawin ko. Ako rin. Pwede na ito rin yun. Sige. Next time. Next time ha. Next time ha. Pupunta tayo ha. Pangahawakan ko. Okay? Uy! Sige. Kita-kita ng mamaya sa resort ha. Sige po.
O, George! Paano ka? Sinaktan na naman siya ng papa niya. Kasi hindi nila tanggap ang kalambutan ko eh. Tapatay mo nga rin kami, George. Ano ba talaga nararamdaman mo? Lalaki ka ba talaga? Kasi minsan parang hindi ko rin kasi alam eh. Alam mo, may solusyon ako dyan. Ano? Inom natin yan. Masama yan. Walang nasusolusyonan na problema sa pag-iinom. Oo, pero at least malilimutan niya ang problema niya kahit sandali lang. Alam mo, alam nyo, para sa akin lang ha, masama yung mga pamamaraan niyo. Mali yan. Ngayon lang naman eh. Sige, diba? Sama. Sure ka? Leia, pati ikaw? Oo, nang nasubukan ko rin. Tsaka para may karaman na rin si George. Diba? G, ako dyan. Pero salamat sa inyo ha. Kasi sinamahan niyo ako. Tas okay lang, Michael, kung hindi ka makapunta sa amin or hindi ka makasama. Tara, shots. Guys, napanood nyo ba yung bagong movie ngayon? Ano? Moonlight or Moonset ba yun? Yung nagbabagong damit pag may kalaban siya? Ewan ko sa'yo, ano-ano lang talaga yung pinapanood mo. Kasing ka na ata eh. Paabot nga naman. Ay, miss. Dito pa na lang sa amin. Wala na yung mga kasama mo. Parang lasing na. Uy! Sumama makatingin ah. Napalaga. Tulong-tulong pa kayo! Uy, guys! Guys! Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Guys, nangyari sa akin yung nangyari sa movie. Tapos huli kong naalala, nagtulungan ako ng mga laki, tapos nagdilim paningin ko. Ano ba talaga yung ibang naalala? Napaaway ka kasi kagabi. Pinagtulungan ka ng mga machong lalaki. Ha? Babas kami ni George kagabi para tumawag ng polis. Pagbalik namin, na, wala na yun. Labis kami nag-alala sa'yo, Andrew. Saan ka ba galing? Saan ka ba nagpunta? Ah, eh, pagising ko, nasa sidewalk na ako eh. Oh. Ba't dalawa na kayong may pasa? Oo eh. Okay, fine. Pwede mo na kami sermonan. Bakit naman? Eh, ito kasing si Andrew eh. Napaaway. O siya, sige. Mauna na kayo sa tambayan natin. Bibili lang ako. Sige. Usap tayo ha? Sige. Alam kong may problema kayo. Ako din naman. Kaso nga lang, hindi ko ginagawang solusyon sa problema ang pag-iinom. Kung inaakala nyo ang paglalasing ay naglulunod ng problema upang makalimutan, mali kayo dun. Bagkos ay pinapalala nyo lang lamang yung sitwasyon. Bakit? Ano bang ginagawa nyo? Ano bang ginagawa nyo para makalimutan nyo yung problema ang ginagawa nyo? Oo, oh, yung mga secret. Alam nyo, okay itong ginagawa natin. Nag-uusap tayo. Nagdadama yan sa problema. Pero kami, nananalangin kami pag may problema ang naharap. Yun lagi yung tinuturo ng mga magulang ko. At siya namang ibabahagi ko sa buhay yun. Kaya lang ha. Ano to, Michael? Ano to? Alam nyo, dalawa lang pupuntahan ng tao.
pag hinaharap ang problema. Haharapin itong malungkot o haharapin ito lang ay buong pag-asa. Sa tingin nyo, pwede ko na kaya kayong imbitahan sa isa sa gawa naming Bible study sa bahay namin? Sana magsuri pa kayo sa loob ng iglesia. Maraming salamat at napaka-interesting yung napanood namin. O siya, muna na kami. Salamat sa snacks. Bukas ulit. Sa ulitin. Sige. Okay. Ingat. Ingat din. Nak, buti naman may bisita ka kanila. O nga po. Salamat at tinanlakan nila yung invitation ko po. Tay, napanong ka, Tay? Upo ka muna, Tay. Kuha lang po ang tubig. Tay, tubig, Tay. Ano naman po naman kayo, Tay? Okay lang po ba kayo, Tay? Uy. Uy, Karen. Ba't nandito ka? Ano kailangan mo? Di ka pa ba nag-aalala? Sabihin ko na hindi pa mapasok si Michael, ah. Oo nga, pero nagpapagamot mo naman papa niya, di ba? Oo nga, pero pwede naman siya namin puntahan, di ba? Kahit puntahan natin siya doon, wala tayong magagawa dahil bawal ang mga extra bisita doon. Kahit sa labas lang, itetext ko na lang siya pag nandun na tayo. Ikaw, pwede. Siyempre. Ayun, tulog. Oh, Lia, kapag dito ka. Pupuntahan namin si Michael. Ano, sama ka? Ngayon na? No, after school. Michael, ang tagal niya? Nagsalis na siya sa akin, bababa na. Okay. Ayan na pala. Uy, uy, kumusta? Kailang. Kumusta? Kumusta, Tal? Patanong ko lang, ikaw yung kamusta? Okay lang, eto puyat. Kakabantay kay Papa. Nahihirapan kasi siyang minga paggabi, kaya kailangan talagang bantayan. Pero sa awa ng Diyos, okay na yung pakiramdam niya. Dahil sa gamot na iniinom niya. Mabuti naman. Pero, kailangan namin pumunta ng Maynila. Balak namin ipagpatuloy yung paggagamot dun sa kanya. At least, nandun yung tito-tita ko. May katulong kami sa gugulin. So, paano ngayon yan? Dun ka na ba mag-aaral? Parang ganun na nga. Pero huwag yung mag-alala, magkakausap rin tayo. Parang wala namang social media. Ngay. Siya nga pala. Lalabas na pala si Papa. Gusto niyo bang sumama? Hatid natin si Papa sa bahay. Sige! Sige! Sige.
Wala akong tubig. Sige anak, salamat. Kumusta na po yung kalusugan mo dito? Okay naman. Diba po talaga kayo magdala ng problema ko? Pangiti-ngiti na kayo para hindi kayo galing sa ospital. Masaya lang ako kasi naka-uwi na rin ako at makatulog na dito sa bahay. Napakaswerte naman ni Michael sa inyong dalawa ni Ante. Magaling. Napakabuti niyo pong magulang sa kanya. Maswerte din ako sa kanila sapagkat mabuti ang aking anak at asawa sa akin. Siguro po, dahil sa pinangunahan ninyo sila ng maayos, hindi tulad ng sa amin. Alam ninyo mga anak, ang buhay ng tao ay laging may kasamang problema talaga yan. Lahat ng taong nabubuhay sa mundong ito ay makakaranas ng problema kahit ang mga taong pinakamayaman sa mundo. Alam ninyo kung ano ang ibinubunga ng problema? Ano po yun dito? Dahil sa problema, na-appreciate ng tao ang maliliit na tagumpay. Dahil sa problema, natuturoan ng tao na magiging matatag, maging matiisin sa buhay. Higit sa lahat, natuturoan ang tao na lumapit at manghawa sa magagawa ng Diyos. Kaya, kailanman di solusyon sa problema ang labis na pag-aalala dito. Naikwento nga pala ni Michael ang mga pinagdaanan ninyo. Hindi man ako ang tatay ninyo, pero sana tanggapin ninyo ang mga sinabi ko na parang tunay na tatay ninyo. Paano po yan kung sunod-sunod na mga problema ang dumating sa buhay namin? Tatagan ninyo ang inyong loob, mga anak. Hindi lahat ng panahon ay bagyo. Sisikat din ang araw. Harapin ninyo ang problema sa tamang paraan. Sa ganun, magiging payapa ang pagharap natin sa problema at mahaharap natin na punong-puno ng pag-asa. Paano po yun? Hayaan natin na ang Diyos ang magmamaniho sa ating buhay. Itiwala natin sa Kanya ang lahat. Iimbod natin ang Diyos sa ating buhay. Kapag ganun, hindi tayo madidepress. Ang Diyos ang siyang aalalay at tutulong sa atin. Kasi ang Diyos ay may mabuting plano para sa atin. Kaya, ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mangyayari lang yun kung gagawin natin ang gusto. Sa mga nakita namin sa magulang ni Michael, nakita namin kung gaano kahalaga na magkaroon ng matatag na pamilya at mag-asawang sentro ng buhay ay ang mamaya. Ha? Bakit? Anong meron? Yan kasi, bihira na lang mag-online, hindi naman nababasa, hindi mo na nakikita yung mga messages sa group chat. Di ba nga, may gala tayo mamaya kasi nakauwi na sila Michael galing sa Maynila. Ay, ganun? Anong oras daw? Natanong ko kung anong oras. Dahil, may mas mahalaga akong lakad noon sa araw na yun. Pero marahil, alam na rin nila kung ano yung mas mahalagang lakad ko na yun, sapagkat kaming magbabarkada ay magkakapatid na ngayon.
nandyan ang ating Diyos, patuloy pa na gumagabay na kung sa gitna man ng kahirapan siya lamang ang ating tawagan o kapatid. Maglingkod ka lamang na matuwid, magpaka totoo mo na kailangan ng mga basag. Malapit na nating kapdan ang buhay na walang hanggan. Kaya mananig lang patuloy ng dibali ng maraming mga hadlang basta lagi mo lamang natandaan kanyang pangako ng pangako na buhay na walang hanggan at sa pagdating ng araw siya makakapiling at ang araw na yun malapit na natin makamtan sa araw ng katubusan. Kapag nariyan ka, ramdam ko ang iyong kalinga. Luwak na naman yung kaon pa.